Katapos ng bagong taon, posibleng magsimula na ng clinical trial sa Pilipinas ang bakuna ng American company na Janssen. Ito pong kauna-unahang bakuna na aprubado ng ating Food and Drug Administration para subukan sa mga Pinoy. Nakatutok si Leal. Ang COVID-19 vaccine ng American company na Janssen ang kauna-unahang bakunang inaprubahan ng Food and Drug Administration para subukan sa mga Pilipino sa clinical trial sa Pilipinas. Makaraang pumasa sa evaluation ng Vaccine Expert Panel at Ethics Review Board. This has been given the go signal by FDA and siguro po mag-start na rin sila ng kanilang clinical trial baka after ng New Year. Ayon sa Janssen, maaaring maging available ang interim data ng kanilang Phase 3 clinical trial para sa kanilang single-dose vaccine bandang katapusan ng January 2021. At kapag nakitang safe at effective ang bakuna, mag-a-apply na sila ng Emergency Use Authorization sa US FDA at ibang regulatory agencies sa ibang bansa sa Pebrero. Pinag-aaralan din ang 2-dose regimen ng Janssen vaccine sa hiwalay na Phase 3 clinical trial. Kasama ang Janssen vaccine sa mga inaasahang bakuna ng COVAX, isang global initiative para sa patas na access sa COVID vaccines kung saan kasapi ang Pilipinas. May kasunduan na ang COVAX at Johnson & Johnson, parent company ng Janssen, para sa 500 million doses. If this turns out to be a good vaccine, then at least we know that in a few thousand Filipinos, it has been tested and we've seen the effects and the possible adverse events, no, and the possible side effects. So that will probably make it easier for us to make decisions when it comes to authorization and maybe even actual use of that particular vaccine. Nakasalang pa sa FDA evaluation ng clinical trial application ng Sinovac at Clover na kapwa mula China. Kapag aprobado ang clinical trial, papayagan lamang na magamit ang bakuna sa participants. Pwede lang magamit ang bakuna ng publiko kung aprobado na ito ng FDA. Gaya halimbawa kung may emergency use authorization na. Pfizer pa lang ang nag-apply para sa EUA. Ang Sinopharm vaccine na sinasabing tinurok sa mga miyembro ng Presidential Security Group, walang anumang application sa FDA. Inutos na ng FDA na imbestigahan ito. I do not know who made the decision, pero kinausap ko rin po si Secretary, nagulat din nga po siya. We were not consulted. We are firm naman in our standard. Yung sa publiko na huwag po kayong magpapabakuna. Dahil wala pa po talagang rehistrado na bakuna na dumaan sa pagsusuri ng FDA at this time. Samantala, sa 85 na pasaherong galing United Kingdom na naka-quarantine ngayon, isa ang positibo sa COVID-19, 81 ang negatibo habang hinihintay pa ang resulta sa tatlo. Hawak na ng Philippine Genome Center ang positive sample para suriin kung bagong variant ito gaya ng nakita sa UK. This batch processing would include about 700 plus specimens. They will do sampling, no, sa mga ospital para lang ma-determine natin yung sa mga November and December samples natin na nandito na sa bansa kung talagang nandito yung variant. So all of this, sabi nila, would take around 1 week at the least. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras.